Moms, eto naman si Miss Love at magtuturo sa atin kung paano magluto ng ating mga isda o kaya fish nila po. Pero bago tayo lumuto, ay malaman muna natin how to clean. Okay, so katulad nitong ano na to ng ang tawag ito, tulingan ba to or parang anak ng Blue Marlin ba or something like that. So usually po, tinatanggal natin ang hasang at paki-ikot ninyo yung dito at saka hilahin. So ang buntot po tinatanggal kasi nakakalason po to pag lalo nakastack na sa rip natin. So at saka tingnan din po yung mata, kung yan ay pula na, wag na natin lutuin dahil delikado po ngayon. So what I'm gonna do is, ayan, pinakita ko kung paano linisin natin, ha. At kailangan ay maingat tayo, lalo na po yung mga katulad na yan, mga fish na katulad ng tulingan. Anong tawag ito nga sa maliit? Hindi ko siya ma-express dito at saka maayos. So, ang gagawin ko po today, bago natin siya gataan or whatever, bago natin ipapaksiw po muna siya. Then after paksiw, so ang paksiw na parang sardine style, gagawin ko muna siya ng paksiw. Then after that, gagawin ko siya, pwede na rin natin iprito or diretso na rin gata. Para marami tayong magagawa dito, hindi yung luto lang ng luto. Kasi marami nga tayong magawa sa kusina natin. So, konting ito ay style lang po natin ng luto nito. Wala naman pinagkaiba sa nitong menu. Ang sa akin lang ay make sure na safe ang pagkain natin at masarap naman, di ba? Okay, lutong bahay sa kusina ni Miss Love. Tapos gagataan natin. Nandito ang white pepper ground with the pepper back. Okay. So, ano to? Herb spice ng anis po to. Anis po. Ito naman ay ang ating magic sarap. Of course, ang sinasabi ko lagi sa inyo, pwede kayong gumamit ng sugar na konti lang. 2 tablespoon at saka hindi lahat sa bahay natin ay kumakain ng chili. So, kaya one slice lang. And of course, meron tayong herb na cinnamon. Okay. Cinnamon po. Cinnamon ay ginagamit yan sa bake at ginagamit naman sa pumukok po. So, pwede lang natin yan po pilasin ng ganyan kasi baka maglasang cinnamon. Of course, may butter po tayo for cooking. Ito po talaga ay ginagamit sa mga cooking talaga. Okay. Hindi mawawala ang vinegar natin dyan. Okay. So, and of course, garlic and leaves pepper and of course, onion and of course, patanggalan lang sa ang ating ginger. And of course, ready na ang ating fish na anak ng tulingan. Sabi nga daw. 5 minutes later. After that, ang finishing natin ay ang kanyang gata. Okay? So, may mga brand ng mga gata natin. May Thailand. Mayroon ito ay ka-brand ng ating mga mushrooms. So, we're gonna hit now. A bit. Tingnan natin. So, ayan ang ating mga ricardos. Kung nakikita nyo, ayan po yung sliced garlic natin. So, we're gonna do it is, masarap po maraming garlic po ang ating ano. Katulad nga ng ama natin,
So, gusto niya lahat tostado po ang mga luto natin. So, tinatosta natin yung garlic para mag-brown talaga po siya. And of course, I gonna get half of the butter din para i-mix natin sa ating oil. At gagamit tayo ng vegetable oil or pure flour oil or anything. Ayan, so kailangan po ang ating garlic ay tostado po yan, ha? So, para po mamaya. Mayroon mga picnic ang mga luto natin, no? Hindi pare-parira ang luto natin. Diba dyan, hulog-hulog, okay lang din naman po, yan ang trip nyo. Pero for me po talaga ay para safe at saka maayos po ang luto, ay ganito po to. Ayan po, so, bigyan natin ang pagkakataon na mag-dark ang kanyang garlic. Na hindi buhay ang ating garlic. Ilalagay naman natin ang ibang sangkap natin ng sibuyas. And of course, luya. And ating pepper po. So, para hindi masunog, sabay-sabay na po natin yan para ito nga ay hindi mag-ordinog ang ating mga sangkap. Okay, the rest po ng sangkap ay i-ano natin maya-maya yan. Okay, so, let's go first this one. Okay, so, inaano na natin yung apoy, baka masunog po. So, ilalagay ko na po itong in arrangement po ang ating fish. Ayan. So, bakit? Dahil po, pakinuha natin yung tambling-tambling ang mga forma. Pati nga pa sa ano, no, medyo may mapagka ano talaga si Miss Love sa lahat. Kahit masunog man po yun at saka yung mga ricado po, ay ilalagay na po natin ang ating, okay, para pakuluan po ito, lumambot, ay unahin natin ang sugar natin. Last po lagi ang ating, anyway, kahit magsabay-sabay naman siya, usually, pinanguna po para makasook ng ating vinegar na paksiw. Ayan. So, ganun lang po yan, nakasunod natin ang apoy until po mag-shimmering siya at lumambot na po. Of course, meron tayong patanggal ng mga lansaka tulad po ng anis na to. So, ilagay natin sa mga area na ito nga ay makapag-ano sa kanya. Para hindi na tayo halo ng halo, make sure yung ating ano po, ayan. Next naman po ang ating white pepper and black, okay. So, ayan. Ayan. So, hindi mawawala ang ating mga magic sarap ito nga. Para alam mo na, pag magic sarap, ay magic na yan. Ayan, kahit ang masino ay gumagamit niyan, okay? So, ang cinnamon din ay importante para sa luto natin, ha? Para, ikaw nga, ay Miss Love, parang sa cake bake lang yung ginagawa. It's your choice kasi for me, ayaw ko malangsa, okay? So, and of course, the last thing na gagawin ko ay ang ating salt. Kasi may sugar siya. Of course, hindi tayo matatapos. This is salt na ano natin, iodized salt para tayo ay malayo sa goiter. Kaya always use the iodized salt. And of course, ito ay para sa tap. Yan. So, may butter, diba? Patulad ng luto ng aking ama. At ito naman, ilalas ko para hindi naman po lahat sa bahay natin ay mahilig po sa spicy. So, ito nakakatulong nito ang spicy sa mga malansa po, okay? So, let's simmering it and wait for muna tayo na siya ay mag ano, sorry po, na siya ay mag bumaba at kumunti at maging mantika po siya. After that, lumambot na siya, pag mantika na siya, ilalagay natin yung ating gata. So, paksin muna siya. This is, anak siya ng tulingan. Anak ka na talaga ng tulingan. Yan. Anak ng tulingan ka talaga. Pag marami tayo sa bahay, ay hindi na natin pwedeng ma-preserve to. So, ihahain natin mamaya. So, another this gagawin ko naman ay patatim. So, tuturo ko sa inyo kung paano din gumawa ng patatim. Okay, guys? Let's see. Few moments later. Kita nyo. So, ayan na po siya. So, huwag natin durugin. Ano? Kung nag-mix na ba yung kanyang mga panlasa, titignan ko kung medyo lang ka. So, this thing, kulang po siya ng vinegar. So, maglalagay tayo ng additional na vinegar para naman mag-soak ang sweet and sour niya. Okay.
So, dyan lang po nag-ano ang luto natin na para magkaroon tayo ng yan. So, let's simmering again and then we'll be back later again, of course. 5 minutes later. Ako, ayan na. O, kung nakikita nyo, ayan, diba? Kung kinalang. So, hindi siya masusunog kasi make it sure na yung ating sa ibaba base natin ay yung mga sangkap para pag umangat siya, pag kumulo. So, of course, lalagyan na natin ang mga chili. Mix natin ito ay lalagay natin ang ating gata forevermore. Ayan. So, para pagkising ng ama natin ay nakagata na tayo. Okay? So, that's it. Ano? Mahina lang ang apoy natin po, ha? Ayan. Dire-diretso po yan. At pwede naman tayo mag-trito sa kagata. Pero, ayan ay talagang wait lang ko po. Ayun, wala na. Hindi naman pala kailangan tubigan ito. Okay. So, mahinang-mahina ang apoy. At mamaya, meron na tayong ginataang tulingan. O, kung may kaartihan man ang luto natin, at make sure na masasarapan yung mga tao natin sa bahay. At lahat ay kakainin. Ika nga, kahit tinik or ulo, pwede natin kainin kasi matagal na siyang kumulo at almost 3 hours na po yan dyan. Hindi lang namin po talaga. Ang review natin video yan, hindi naman siya po live, okay? So, guys, abangan natin ang ating tulingan paksiyon kung paano gumawa at maglinis yung slab after that ay ginataan ko siya para sa ating dinner for tonight. And of course, pag ako gumagawa po ng ating dinner, lunch, may dalawang desk po tayo. At meron po ko akong fork na gagawin natin na patat in. Of course, ilagyan ko po ng wine para lumambot ang ating fork. Dito tayo sa 10 years Fundador Wine na ika nga may tatlong kutsara, okay? So, and of course, gagawa rin ako ng dessert. Abangan nyo. Para magtapos niyan, dessert naman. 5 minutes later. Mga mami, ayan. So, kung nakikita nyo, ayan ang gata niya, no? Tamang napakasarap nito, okay? So, para sa ating dinner, at wait natin ang ating isa pang dinner na lalutuin for tonight na patatin. Ito nga ay ipa-fry ko muna yon para naman makakain ang ama natin kasi usually talaga ang patatin, hindi na yan pina-fry. Pero gusto na namin na para yung karni ba hindi buhay, pag nilagay natin ng sabaw ay medyo na crunchy-crunchy siya. Ibig sabihin natin ay ayaw ng ama natin kasi yung mga luto na buhay, tawag niyo doon buhay. Pati yung garlic, kailangan po ay crunchy siya o kaya brown muna. So, hanggat hindi na natin, ayan po ang ating gata. Ready na para sa ating dinner for tonight. So, let's go sa gugulaman at ako ay magpa-fry na. 5 minutes later. Guys, this is the tulilingang paksiw and true for ginataan na made ni Miss Love na ginataang paksiw na tulingan by Miss Love. TV nga daw. Eto, ang kaartihan ni Miss Love kung paano magluto. Try nyo rin at kayo ay kahit ulo, tinik ay walang matitira. Diba, mga guys? Okay, lamig kaayo, mga misek.